mga kaibigan, kumusta kayo dyan? Ito na naman ang inyong life coach at kanegosyo partner, Ate JB. Magandang araw sa inyong lahat dyan. So masaya na naman ngayon si Ate JB dahil ngayon ang ganda ng ating topic. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa pag-iipon. Okay, so lahat naman kasi tayo ay gustong mag-ipon, no? Walang tao na ayaw makaipon, no? Kasi yung pag-ipon, yung savings, may tuturin natin yung investment. So, pag may ipon tayo, pwede tayo magsimula ng business para makapag-generate tayo ng bagong income. At pag may ipon tayo, ayan, may magagamit tayo in the future. So, hindi na natin kailangan umutang sa ibang tao pag kailangan na natin ng pera kasi nga may ipon tayo. Pero kaibigan, alam naman natin na marami sa ating kababayan ang nahihirapan talagang mag-ipon, no? Ayan, so hindi lahat tayo ay nag-iipon, gustuhin man natin, hindi lahat tayo nakapag-ipon kasi nga, ayan, so nahirapan talaga yung karamihan sa atin. Lalo na yung sinasabi nila sa akin parati, yung mga comments nila sa aking vlogs na, Ate JB, gusto ko sana mag-ipon pero parang ang hirap, Ate JB, konti lang ang aking income, konti lang aking sahod, minsan kulang pa. So, paano ba ako makapag-ipon, Ate JB, na kahit konti lang aking income, kahit konti lang aking sahod? So, napakagandang tanong, kaibigan. Paano nga ba, no? Paano ka ba makapag-ipon ng pera kahit konti lang ang iyong kita or maliit lang ang iyong income? So, huwag kang mag-alala, kaibigan. Tuturuan kita kung paano makapag-ipon ng pera kahit maliit lang ang iyong kita. Kaibigan, bago natin talakayin ang topic na ito, sana kung magustuhan mo man ang mga sasabihin ko mamaya at hindi ka pa nakapag-subscribe kay Ate JB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate JB at pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin, kaibigan, yung other videos ko na natitiyak ko talaga makakatulong sa iyong pag-asin. So, ngayon, kaibigan, pausapan na natin, no? Paano ka ba makapag-ipon kahit maliit lang ang iyong income or maliit lang ang iyong kita? Number one, kaibigan, dapat you should cut off your living expenses. Ayan. So, hindi naman ito mahirap, kaibigan. So, ano ba ang ibig tinutukoy ni Ate JB? Ano bang gusto kong ipahiwatig sa inyo? Cut off your living expenses. Kung halimbawa, kaibigan, wala ka sariling bahay at umuupa ka lang ng bahay. Kung ngayon, umuupa ka ng bahay worth siguro 6K or 10K a month. Pwede naman siguro, kaibigan, lumipat ka na lang sa medyo maliit lang na bahay at comfortable naman. Marami naman tayo mahanap dyan, basta maghanap lang kayo ng maigi. At yung maliit lang ang kailangan mo bayaran buwan-buwan. And another example, kaibigan, kung nagpapaaral ka sa iyong anak sa mga prestige schools, okay, yung mga magagandang paaralan, yung mga tinatawag natin private schools, at hindi naman talaga ganon kadami ang iyong pera, pwede naman siguro, kaibigan, ilipat mo muna ang iyong mga kids doon sa tinatawag nating public schools. So, same lang naman yun, kaibigan, nun. Marami naman silang matututunan. You just need to cut off your living expenses, kaibigan. Okay, so for example, yung iba sa atin ay nakasubscribe sa mga Netflix, ganon, mga cable. So, you just cut off, no? Kailangan, pwede naman, wala ka na lang Netflix, wag ka muna mag-cable. So, just cut off everything na hindi naman masyadong importante, kaibigan. Okay, yung mga bagay na pwede mong i-cut off, pwedeng wala, at mamumuhay ka pa rin ng maayos, okay lang yun, kaibigan, no? Cut off your living expenses para makapag-ipon ka talaga. Minsan kasi sa uri ng ating pamumuhay, ito talaga yung kadalasang dahilan kaya hindi tayo nakakapag-ipon. Kaya minsan nakukulang ating pera dahil sa the way we are living, no? Yung ating mga expenses, ayan, masyado silang malalaki. So, cut off your living expenses talaga, kaibigan, kung gusto mong makapag-ipon ng pera. Number 2 na tayo, kaibigan, no? Paano ba tayo makaipon ng pera kahit maliit lang ating kita or income? Iwasan mo ang mangutang. Lugi ka talaga, kaibigan, pag may utang kang binabayaran. Kagaya ng sinabi ko sa aking previous vlog, mahahati kasi yung pera mo. Yung pera sana gagamitin mo pang gasto sa iyong pamumuhay, sa iyong araw-araw na pamumuhay, kukuha ka doon na pangbayad sa iyong utang. O syempre, magkukula na ngayon ang budget mo, paano ka pa makapag-ipon, diba? Sumatik na yung, kaibigan, pag may utang kang binabayaran, talagang hindi ka talaga makakapag-ipon. So, kaibigan, as much as possible, iwasan ang pangungutang. Siguro sasabihin mo kay Ate JB, Ate JB, ang hirap. Ang hirap iwasan ng utang. Minsan talaga kailangan natin mangutang, Ate JB, lalo na pag kinakapos tayo ng pera. I agree, kaibigan. Sometimes, maisip natin na mangutang tayo kasi nga kulang ating budget. Pero, kaibigan, hindi naman imposible. Hindi
Hindi talaga imposible, kaibigan, yung iwasan ang pangungutang. Hindi ka talaga makapag-utang, hindi ka talaga makakautang, kaibigan, pag may disiplina ka sa iyong sarili. Pag you know how to manage your money. Proper money management, kaibigan, napaka-importante. Pag magaling ka mag-budget, you budget your money properly, your expenses, hindi ka talaga makakautang kasi nga nakabudget yung pera mo. Kung gusto mo talaga makaipon ka ng pera at may utang kang binabayaran ngayon, dapat bayaran mo muna yung utang mo. Okay, you don't have to pay it full. Okay, siguro pwede magmakaawa ka sa taong inutangan mo na sana okay lang sana sa iyo, babayaran kita ng pakunti-kunti, wag lang full kasi hindi ko talaga kaya. At kaibigan, ito napaka-importante rin. Pag natapos mo na bayaran buo yung utang mo at wala ka ng utang, please naman, huwag ka nang umutang ulit. Ito talaga ang kadalasan nangyayari sa atin. Pagtapos na natin nabayaran yung utang natin, matik na yun, utang tayo muli. Ang karamihan nga sa atin, kahit hindi pa due o hindi pa tapos bayaran yung kanilang utang, hihiram o utang ng pera sa iba para pambayad sa kanilang existing utang. Ngayon, doble na ang utang na babayaran. Paano ka pa makapag-ipon, kaibigan? Diba? Simple lang yun. Kung gusto mo mag-ipon, makaipon, huwag ka papasok sa utang. Para wala ka ng ibang babayaran aside from your gastusin sa iyong pamamahay, sa iyong pamumuhay. O diba? Isa lang dapat gastusin mo, yun ang living expenses mo. So wala ka ng ibang gagastusan pa. So matik na yun, pag wala ka ng ibang gagastusan pa, sure na sure, makapag-ipon ka kahit maliit lang sahon mo, kaibigan. Okay! So again, kaibigan, kung gusto mo makaipon, kahit kunti lang yung income or kita, huwag ka talagang pumasok sa utang. Please trust me, pag wala kang utang, makakaipon ka talaga. So, number 3 na tayo, kaibigan, no? Paano ba tayo makaipon kahit maliit lang ating income or kita? Kaibigan, iwasan mo talagang matukso. Ayan, so hindi lang tukso in regards to love. So marami kasi sa atin, no? Madaling matukso sa pag-ibig. But then, I'm referring to another type of tukso, kaibigan. Yung natutukso tayo sa isang bagay, kasi nagustuhan talaga natin yung bagay, para bang natutukso tayo na makuha iyon. Okay, ayan, so dapat, kaibigan, ng favorite song mo ngayon, i-change mo na. Favorite song mo ngayon dapat tukso. Okay, oh tukso, layuan mo ako. Tama, kaibigan, please tukso, layuan mo ako. Alam mo kaibigan, nowadays, no, yung tukso, andyan lang yung sa ating paligid. Katulad sa ating phone, maraming tukso, marami na ngayong mga shopping apps, di ba? Pag open pa lang natin sa shopping apps, oh my God, 6-6 sales, mid-year sales, something like that, maraming sales. Sino bang hindi matutukso sa sales, o di ba? Katulad din pagpunta natin sa mga malls, ayan, maganda yung nakikita natin, matutukso talaga tayo, kaibigan. So ano bang dapat mong gawin para maiwasan mong matukso? Kasi yung matukso ka sa isang bagay, pag natukso ka talaga, yung karamihan sa ating ginagawa or gagawin ang lahat para makuha iyon. Okay, for example, punta ka sa isang mall. Wow, ang ganda naman yan. Parang ang ganda ng phone. Di ba? Ang ganda ng phone. Dapat magkaroon ako niyan. Oh my God, kaibigan. Ito ang dapat mong gawin. Pag ikaw ay mag-grocery or pupunta, mag-grocery ka, dapat ang dalhin mo lang pera ay yung sakto lang sa iyong pag-grocery. Huwag kang masyado magdala ng extra money. Okay? Kasi pag nagdala ka ng extra money, talagang pag natukso ka sa isang bagay na hindi mo naman kailangan, gusto mo lang, tiyak na bibilin mo yun. O, diba? Kasi nga may extra money ka, may pambayad ka. And another one, kaibigan, talagang maraming nakakatukso ngayon, no? Ngayon talaga, marami na nagpapautang. Ayan, so, pag hindi mo talaga, pag wala kang disiplina sa iyong sarili, talagang, ayan, talaga makakautang ka talaga. Yun is another form of tukso. Okay, katulad ng mga kaibigan ko, marami akong kaibigan, na pagdating nila sa mall, natutukso sila, no? Maraming magagandang phone, mga bagong labas sa market. Wala nga silang pera, pero maraming tukso doon, nagpapautang, maraming nagpapautang doon. So, ang ginagawa na aking mga kaibigan, umutang sila. Ngayon, tinatanongin nyo sa Ate GB, bakit hindi ako makakapag-ipon o nakakapag-ipon, Ate GB? Simple! Simple! Madali kasing matukso. Iwasan mo ang tukso, kaibigan.
damang disiplina sa iyong sarili. Dapat may disiplina ka sa iyong sarili. Paano ba yon? Paano ba maiwasan ang tukso? Dapat you have this goal in your mind. Okay? Dapat pala parating nasa mind mo yung goals mo sa buhay, na asinso ka. Pag natukso ka sa isang bagay, pag may nagustuhan ka, dapat isipin mo na, oh, wag ko munang bibilhin to, hindi ako utang nito kasi may ibang goals ako. Gusto kong umasinso ang buhay ko. Kaya, no, tsaka ka na lang pag marami na akong pera. Pag marami na talaga akong pera, tsaka ka na lang. Tsaka na lang kita bibilhin, tsaka na lang kita kukunin. Yan ang tama, kaibigan. Dapat isa-isip mo, isa-puso mo palagi ang goals mo, which is umasinso sa buhay. In that way, kaibigan, maiwasan mo talagang matukso. Okay. And you can also delete those apps in your phone. Alam ko, maraming magagalit sa akin. But in real talk tayo, kaibigan. Pag meron tayong mga apps na to sa ating phone, matutukso talaga tayo. Mind you. O diba, maraming nakaka-relate nito. Kaya ikaw, kaibigan, kung gusto mo talaga makapag-ipon, pwede mong i-delete yung mga shopping apps na yan. Okay, para sure talaga na makapag-ipon ka talaga, kaibigan, kahit konti lang yung kita, kahit konti lang yung income. Number 4 na tayo, kaibigan. Paano ka ba makapag-ipon ng pera kahit maliit lang yung income or maliit lang yung kita? Iwasan mong mainggit sa iba. Okay, yung inggit talaga, kaibigan, it will destroy you. It will destroy yourself. Kaya sana, kaibigan, iwasan mo ang mainggit. Okay, I will give you an example. Meron akong kakilala dito sa place namin, masyado siyang inggitera. Kung ano ang meron sa kanyang, manong meron sa aming ibang kapitbahay, sa kanyang kaibigan, dapat, she is always say to it that na meron din siya. Okay, pag merong bagong riff yung kapitbahay namin siya, bibili rin. Kung wala siyang pera ngayon, uutang siya. Pag inggitira ka, kaibigan, wala kang mararating sa buhay mo. Okay. Ito ang dapat mong gawin, kaibigan. Pag may nakita ka na ibang tao na umasinso yung buhay, dapat huwag mo silang kaingitan. Okay. Dapat gawin mo silang inspirasyon para magsumikap pa rin, para maging katulad ka rin nila. Okay. Instead na kaingitan mo sila, kaibigan, yung ba kung anong meron sila, dapat meron ka din? Kahit naman hindi mo talaga kaya. Diba? Ano mangyari? Uutang ka, kaibigan. Kasi nga hindi mo kaya pero nainggit ka. Kung gusto mo talaga kung anong meron yung ibang tao, meron ka. That is very worst, kaibigan. Okay. Paano ka makakapag-ipon yan? Hindi talaga. Yung inggit talaga, kagaya ng sinabi ko ganyan, it will destroy yourself. Hindi lang talaga financially, kaibigan. Lalo pati emotionally. Okay. Mas stress ka, kakaisip yung kaibigan ko, mayaman na yung kapitbahay ko, may bagong television. Oh my God, kaibigan, ang gagawin mo siguro mangutang ka, no? Kasi nga, tama lang yung sahod, maliit lang siguro, so mangungutang ka, kasi nga nainggit ka. So, kagaya ng sinabi ko kanina, pag may utang ka, hindi ka talaga makakapag-ipon, kaibigan. Kaya, iwasan mo ang mainggit sa iyong kapwa. Okay, bagkos, instead of maingit ka sa kanila, gawin mo silang inspiration. Okay? Para gumanda pa yung buhay mo, para magpupursige ka pa, napagandahin yung pamumuhay mo. Gawin mo silang inspiration talaga. Okay? Manganda rin yung ibang nating yung ibang tao masinso sa buhay kasi nga matututo tayo sa kanila, may matutunan tayo sa kanila. So gagawin rin natin yung mga ginagawa nila. Instead na kaingitan natin sila. Okay? Pag nainggit ka talaga, kaibigan, hindi ka talaga makakapag-ipon, mind you. Kaya kung gusto mo makaipon, kahit maliit lang yung kita or income, iwasan mo talaga ang mainggit sa iyong kapwa. Number 5 na tayo, kaibigan, no? Paano tayo makakaipon ng pera kahit maliit lang ang ating kita or income? Napaka-busy, kaibigan. Lahat ng tao siguro alam ito. Huwag kang gumastos ng sobra sa iyong kinikita. Okay? Kung ano yung kinikita mo, kung magkano yung income mo, yan lang talaga ang yung babudgeting. Proper budgeting, okay? Proper handling of money. Dapat nakabudget na yung kaibigan. Hindi mo pa nakukuha yung sahod mo, nakabudget na, nakalista na yun kung ano ang yung mga gagastusin, para saan ang pera na to. Okay, pag nakabudget na yun, hindi ka talaga uutang pa. No need to uutang. Kasi nga, kaibigan, pag hindi ka marunong mag-budget, kukulangan yung pera mo. Kasi nga, yung gastusin mo, mas mataas pa sa yung kinikita. So, again, it will result na mangutang ka. Okay?
So, kailangan kaibigan, yung mga gastusin mo, dapat mas bababa yun kaysa kinikita mo. Okay, so paano ba yun? Kagaya ng sinabi ko, proper budgeting. Okay, so kung hindi mo alam kung paano mag-budget ng pera, kaibigan, huwag ka mag-alala. Gagawa tayo ng vlog niyan, siguro sa susunod. The next day or 2 days from now, gagawa ako ng vlog. Okay, tungkol sa proper budgeting. Para naman, hindi talaga susubra ang iyong gastusin kaysa income mo. Kasi pag sumubra yung gastusin mo kaysa income mo, paano ka pa makapag-ipon? Kulang nga, nagkulang. O diba? It's obvious, kaibigan, pag nagkulang yung pera mo kasi nga mas malaki yung gastusin mo kaysa income mo, it's obvious, hindi ka talaga makakapag-ipon. Uutang ka pa. That's the reality. Kaya kaibigan, kung gusto mo makaipon, kahit konti lang yung income, kahit maliit lang yung kita, dapat ha? Again, ano yon? Dapat hindi susubra yung gastusin mo kaysa kita mo. Okay, so proper budgeting. Napaka-importante, kaibigan, para hindi susubra ang gastusin kaysa perang pumapasok sa iyo. At makakapag-ipon ka talaga pag ito yung ginagawa mo. Trust me, kasi ito rin ang ginagawa ko. At ito yung ginagawa ng karamihan sa ating mga kakilala dyan o masinso yung buhay. Kaya dapat ito rin ang gawin mo, kaibigan. Okay, again, wag dapat susubra sa iyong kita ang perang gagastusin mo, ang living expenses mo. Okay, para makapag-ipon ka talaga. So, number 6 na tayo, kaibigan. No, paano ba tayo makaipon kahit konti lang ating kita or income? At for me, this is the most effective way para makaipon ka, kaibigan. Ano ba yon? Mag-ipon ka muna. Ipon first bago ka gumastos. So, karamihan kasi sa atin, kaibigan, ang ginagawa, pagdating ng pera, gastos ka agad. Bili ka agad kung ano yung gustong bilhin, kung ano yung mga pangangailangan bago mag-ipon. Okay. So, ang tendency, pag merong sobra, may maipon ka. Paano kung walang sobra? Siyempre, wala kang maipon. Paano ka ngayon makapag-ipon? Okay, tell me. Ang dapat mong gawin, kaibigan, pagpasok ng pera, pagkatanggap mo na yung sahod or kita, yung income, dapat kukuha ka muna nito kahit maliit lang. Kukuha ka dito, ipunin mo, bago ka gumastos. Okay. Pagkakuha mo ng money for savings, for your savings, yung natitira, budgetin mo yun para aabot yun sa susunod na sahod mo. Okay, yun ang dapat mong gawin, kaibigan. Save first, okay? Ipon first bago gastos. Okay. So, siguro tatanungin niyo sa Ate GB, ang liit, di ba Ate GB, ang liit na ng sahod ko, ang liit ng income ko, paano pa ako makapag-ipon? Oops, kaibigan. Wala naman nagsasabi na ganito talaga, ganito ang ipunin mo. Wala namang proper o concrete amount kung magkano ang ipunin mo. Nasa sa'yo na yun, kaibigan. Kahit pa peso-peso araw-araw, 5 pesos a day, 10 pesos a day, nasa sa'yo na yun. No excuses! Sabihin mo, Ate GB, ang hirap, ang konti lang ng income ko, liit lang ng sahod ko, hindi talaga ako makakaipon. Kaibigan, lahat tayo, I mean, kung hindi man lahat, most of us, uminom ng soft drinks. Magkano ba isang bote ng soft drinks maliit? 10 pesos? Sa isang, siguro sa isang week, 5 beses ka uminom ng soft drinks. Pwede siguro gawin mo na lang 3 or 4 na beses. Yung pambili mo ng soft drinks for one day, isave mo yun. Lalo na ngayon, marami sa atin ang nagsisigarilyo, di ba? Smoking cigarettes. Magkano ba sigarilyo? It ranges from 5 pesos to 8 pesos. So sa isang araw, ilang beses ka nagsisigarilyo? 5? 4 times? Pwede bang gawin mo lang 2 times or huwag ka na lang magsigarilyo? O kung talagang hindi mo kaya, pwede nang bawasan mo muna? Kung nagsasigarilyo ka, siguro morning, afternoon, evening, pwede bang 2 beses na lang a day? Yung pambili mo ng sigarilyo in the morning, pwede bang i-save mo na lang yun? O diba? Maraming paraan, kaibigan. Huwag mong sabihin, hindi ka makakapag-save kasi maliit yung pera mo, maliit yung sahod mo. Huwag mong sabihin yun. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, wala talagang paraan. Okay. So maraming paraan para makasave ng pera. Pag prosigido ka talaga na makapag-ipon ka, kaibigan, maraming paraan. Pero pag hindi ka talaga prosigido, ay wala talaga. Talagang sasabihin mo na hindi ako makakapag-ipon. Ate GB, ang liit lang ng sahod ko. Talaga. Proper discipline. Okay. Tamang disiplina sa sarili, kaibigan, tiyak makakaipon ka. Again, napakaganda. Maraming benefits ang pag-ipon. Sana, kaibigan, kahit sa aking munting simpleng paraan, sana natulungan ko kayo ngayon, sana nabigyan ko kayo ng ideya kung paano makaipon. Okay, kahit maliit lang ating sahod. Sana talaga natulungan ko kayo. Gawin niyo lang, kaibigan, yung mga sinabi ko, tiyak na makakaipon kayo, okay? Kasi ito yung ginagawa ko.
wala kaming trabaho. Actually, wala kaming trabaho. Ito lang. Nagninegosyo kami. Malit lang kami negosyo, pero nakakapag-ipon kami ng asawa ko. Kasi nga, we have this proper management, proper budgeting. May disiplina kami sa aming sarili. Okay. So, pag you have all these qualities, these characters, talagang makakapag-ipon ka, talagang asenso ang buhay mo. Maraming salamat sa inyong panonood kay Ate GB, kaibigan. Sana umasenso tayong lahat. Hindi naman talaga imposible yun, okay? Basta marunong tayong dumiskarte sa buhay, masipag tayo, and we have God in our lives, talagang asenso tayo. Again, maraming salamat. God bless.